So ayun guys, so kakagising ko lang sa time na yan. So umunat-unat muna ako dyan, tapos kumamot ng ulo. Tapos pagkatapos nun ay umidlip ako ng konti at naalala ko na umaga na pala. Yun, bumangon na ako dyan at tumawak sa bakal. At yun, umupo muna ako dyan at nagdasal sa Panginoon na salamat sa magandang bukas at buhay pa ako. At yun, dumilat ang aking mata at bumangon na ako dyan guys, yun. Tatayo na ako dyan. At yun na nga guys, nakatayo na ako dyan at inilipit ko yung aking hinigaan. At ganun talaga dapat ang gawin natin palagi. Pagkatapos natin gamitin yung ating pinagtulugan, ay ilipit naman natin para may ambag tayo sa mundo, di ba? At pagkatapos kong maglipit guys, is dumiretso agad ako sa CR upang magsipilyo. At yun, binuksan ko na yung pinto at yun, napakadilim. Kaya binuksan ko dyan yung ilaw gamit ang aking mahiwagang kamay. At yun na nga, nagmumug na ako dyan at pagkatapos nun, kinuskus ko na yung ngipin para matanggal yung dumi sa toothbrush. So yun, kuskus lang ako ng kuskus dyan para matanggal at gigil na gigil ako dyan. So yun, ipapakita ko pa sa inyo kung paano yung gigil, ganito. At ito na nga ang naging resulta, charan! O diba, ang linis, malinis na yung ngipin, wala ka pang makikitang muta. At yun, pagkatapos ko magsipilyo, ay luwabas na ako ng CR. At teka, may nakita ako natutulog. Sino ba yun? Umaandar pa yung electric pan. Ayun, si Mike Drop pala yun. Tulog na tulog pa siya. At yun na nga, pinuntahan ko si Mike Drop para gisingin kasi sabi niya sa akin kagabi na maglalaba daw kami kinabukasan. So yun, ginigising ko siya. Pero ayaw niya pa rin magising. Sabi ko sa kanya, di ba maglalaba tayo? Hoy, gumising ka. Ayaw niya pa rin dyan magising guys. So yung kumamot na lang ako ng ulo ko sa sobrang inis. At dahil na-stress ako, lumabas ako dyan para bumili ng kape. So yun, binuksan ko at nakita ko ang kagandahan ng mundo. Wow! At yun, bumaba na nga ako ng hagdan. So alam niyo ba guys, na itong hagdan na to is pinaka-exercise ko to kada umaga. Kasi napakatagal bago ka makapunta sa exciting part. At yun na nga guys, nakaabot na tayo sa exciting part. Hays, tatalon ako dyan guys. O diba, parang tanga. At nandito na nga ako sa gate, yon binuksan ko na dyan yung gate para makabili na ako ng kape. So yon saraduhin muna natin. So yon pumunta na ako dun guys. At yon hinanda ko na pala yung pera ko dyan para makabili na ako ng kape. At yon nandito na nga ako sa tindahan. So yon tinitingnan ko kung may tao pero parang walang tao. At yon katok ako ng katok, pabili po, pero wala talagang sumasagot. Hinahanap-hanap ko pa dyan guys yung may-ari pero wala talaga. At yun nga, may nakita akong isang pusa. At naisip ko, what if tanungin ko kaya yung pusa kung nasaan yung amo niya? At yun nga, tinanong ko yung pusa, "Uy pusa, alam mo ba kung nasaan yung amo mo? Kasi kanina pa akong bumibili." At sabi ng pusa, "Hindi ko po alam." At dahil hindi alam ng pusa kung nasaan yung amo niya, ay umanap na lang ako ng tindahang mabibilang ko ng kape. At yun, may nakita akong tindahan at bumili na nga ako ng kape. Ate, pabili nga po ng kape, yung puro lang. Pero ang sabi ni ate ay wala silang kaping puro, kaya energy na lang yung binili ko. Salamat ate, at yun na nga, so papauwi na ako dyan. At yun, pinakita ko pa sa camera yung Energen. O diba, ang saya-saya ko dyan, kasi meron na akong pangkape. So yun, pauwi na ako, at nandito na nga ako sa bahay at binuksan ko. Oh, nakita ko pa rin si Mike Drop, tulog na tulog pa rin. Hoy, gumising ka na, nandito na yung Energen, magkakape na tayo, pero ayaw niya pa rin magising. At nag-init na nga ako ng tubig para makapagkape na rin ako. At nung kumulo na nga yung mainit na tubig ay inilagay ko na yung energy sa baso. At sinimot-simot ko pa siya dyan baka kasi may natitira pang kahit konting pagmamahal. At yon inilagay ko na nga yung mainit na tubig para makapagkape na ako. At yon hinalo-halo ko na nga. At pagkatapos kong haluin, so tinikman ko kung tama lang ba o sapat na ba ang ibinigay kong pagmamahal sa kanya. Charurut! At yon tinikman ko ulit pero nalaman kong okay na pala at sapat na. Pagkatapos nun, tumambay muna ako dito sa terrace at nag-exercise-exercise and then inom-inom ng kape. Sarap buhay ha. At yun, habang nagpapahangin ako ay may naisip ako. Sabi ko, kaya ko to. Kayang-kaya ko to. Bangon na, sulong na, tayo na. Laban lang alaksan. At pagkatapos kong magkape, nakita ko si Mike Drop, tulog pa rin. At sa sobrang inis ko, kinuha ko yung mainit na tubig upang buhusan siya para magising. Pero naisip ko, ay wag na lang, sayang yung tubig, kasi magkakape pa ako. At yun na nga, pinuntahan ko ulit si Mike Drop para gisingin. Uy Mike Drop, gumising ka na. Di ba sabi mo maglalaba tayo? So ayun, dumilat na nga kanyang mata at parang naiinis pa. At yun, napakamot na rin ako ng ulo dahil naiinis na rin ako. At sa wakas, nagising na rin siya dyan. At yun, ang saya ko na dyan kasi nagising na si Mike Drop. So hanggang dito na lang po ang aking vlog. Thank you!